Yes, magandang maganda at good morning po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. At dito naman sa Canada, good evening na. Today, October 15, 2021. Bibigay ko lamang po sa inyo, ihatid ko sa inyo yung pinakabago po dito sa ating job hiring po dito sa Canada. Kani-kanin na lang, kausap ko yung agency at nagkaroon lang kami ng konting clarification doon sa mga job posting na binablog po natin dito. Actually, na-vlog ko na po ito nung nakaraan, pero nawala po muna siya sa air dahil may mga pinlarify lang sila. At ngayon, ibinabalik po natin, but this time, I'm going to simplify and break it down para naman mas makuha nyo ng maigi, mas maintindihan nyo po yung mga postings na yan. Okay, so talagang bumabalik na po yung sigla ng Canada, ang economy ng Canada, so unti-unti na pong bumabalik. At kasabay po niya, siyempre, magbabali ka na po yung mga pangailangan sa workforce. At ito nga po, hatid po yan ng WorkVantage International Workforce Solutions para po sa ating mga kababayan. Mas gusto nilang kumuha ng mga Filipino workers. At yun lang po, subok na at mas mapagkakatiwalaan po ang mga Filipino rito. At siyempre, before anything else, I would like to thank you very much. Thank you very much, WorkVantage International Workforce Solutions, for trusting me and for giving me this opportunity to help my kababayans, my fellow Filipinos back home in finding a job here in Canada. So maraming po mga job offers, maraming mga pinadala sa akin. At yan po, iisa-isahin po natin dyan. Madali lang po mag-apply. Napaka-simple lang mag-apply dyan. So, makikita nyo po yung ating email address dyan. Ipa-flash po natin dyan. At doon nyo po ipapasa yung inyong bio data or yung inyong resume. Please lang po, make sure na meron po kayong, kumbaga sabihin na lang natin, qualified po kayo sa mga dapat nyo pong applyan. Ang importante po dyan ay yung experience. Okay? Kung sa tingin nyo, pasok yung experience nyo dyan sa mga job posting dyan, eh huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon. Ipadala nyo kagad sa akin dahil inauthorized naman ako ng agency upang kumolekta ng mga resume at salain ko na rin, i-filter ko na rin yung mga resume na yun bago ko ipasa sa agency mismo. Okay, so yun po yung gagawin natin. Napakasimple nga lamang po yan. Kasi po, mas magandang gawin nyo po muna ng stepping stone to, yung pagpunta po ng Canada sa pagiging isang contract worker muna. Mas madali pong kumilos eh. At most of the job postings na nandiyan po ay 2 years yung mga kontrata ng trabaho, 24 months. Kapag natapos niyo yung inyong kontrata, let's say 24 months, and then makumpleto niyo yung certain number of days or hours ng stay niyo sa Canada, pwede na kayong mag-apply ng PR, pero ang pagkakaalam ko dyan, yung pamilya niyo sa Pilipinas, pwede niyo na rin i-apply kasabay niyo sa pag-apply ng PR. Ano po ba yung PR? Yun po yung permanent residency. Na kapag nandito na kayo at permanent resident na kayo, nasa inyo na rin lahat ang mga rights, maliban lamang sa karapatan yung bumoto at karapatan yung tumakbo bilang isang politiko o bilang isang kandidato dito. Yun lamang po ang wala. Pero marami na kayong may enjoy ng mga benefits bilang isang permanent resident dito sa Canada. So, balikan po natin yung mga job orders, yung mga postings natin yan. Mostly, dun po sa mga nandiyan na mga trabaho, yan po ay mga LMIA approved na. Ibig sabihin, yung LMIA, ito po yung, kung tawagin ng mga Pilipino rito, ay LAMIA, yung Labor Market Impact Assessment yata po yung meaning nun. So, ibig sabihin, ito yung dokumento na kailangan ng isang employer kapag siya ay kukuha ng mga worker outside Canada. Ito po yung dokumento na binayaran nila sa gobyerno rito para lamang sila ay, kumbaga, i-allow, bigyan ng permiso upang mag-hire ng tao outside Canada. So, ito po mga trabaho ito ay mga blue-collar jobs po. Okay? So, masasabi natin ito yung mga trabaho na ayaw trabahuhin ng mga nandito, pero yun ang maganda doon. Pwede nyo mapagtiyagaan muna to. Habang hinihintay nyo yung pagkakataon na kayo ay maging PR na or permanent resident. And then, yun nga, makukuha nyo na yung pamilya nyo. Okay? So, yan po, isa-isahin nyo. Pero, ang sabi sa akin ng agency, ipaprioritize po daw nila yung mga aplikante
na manggagaling sa labas ng Pilipinas. Bakit kanyo? Okay, so ganito yung explanation nila. Dahil nga po pandemic, napakahirap daw ng mga mag-process dyan sa atin sa Pilipinas na mapa-exit yung empleyad, yung worker papunta rito, matagal daw pong proseso. It makes sense. Kasi nga nung wala pong pandemic, ay ganyan nakatagal ang mga proseso dyan sa atin. Masakit mang isipin, pero yan ang ating kalagayan dyan. Mabagal ang proseso. Eh dahil nga mga approved na yung LMIA ng mga jobs na to, ay so mabilisan na po dapat ang pagkuha ng tao. Dahil po yung LMIA na tinatawag ay may expiration. Binayaran po yan ng employer, tapos kung may expire din lang, eh sayang nga din naman. Kaya minamadali po nila ang pagkuha ng mga workers at makapunta na agad sila rito. Kaya naman ang priority nila ay yung mga nasa labas muna ng bansa. Let's say kung nasa Taiwan, Singapore, Korea, Hong Kong. Kaya po, sinasabi ko lang muna sa inyo, kung itong mga job orders na to, itong mga trabaho na nakapost dyan, ay hindi pa para sa inyo. Pero may kakilala naman kayo, may kaibigan kayo, may kamag-anak kayo na nasa ibang bansa na gustong pumunta rito sa Canada bilang isang contract worker. Eh, pakitimbrehan na lamang po ninyo sila. Huwag nyo na sana ipagkaitsa nila na maitimbre ito. Kung ito naman hindi pa rin para sa inyo. And then, siguro matapos naman yung pandemic na yan, po pwede na kumuha ng mga aplikante mismo manggagaling dyan sa atin sa Pilipinas. Yun po yung kinlaro nila sa akin. Okay? So, paano po ba mag-apply? Napakasimple lang. Yung pong aking email address dyan, nakita nyo dyan sa video na yan. Yeah, ipa-flash natin dyan. Doon nyo po ipadala ang inyong resume sa akin. At ipagkatiwala nyo sa akin. Okay, pero hindi po natin pinapangako yan. Dahil dito po sa Canada, wala rin palakasan dito. Basta qualified ka, okay ka, pasok ka. Okay? At ang maganda dyan, sabi sa akin ng agency, kanina lang kausap ko, yun daw ticket or yung airplane ticket ay sagot ng employer. Okay? Kung kayo manggagaling halimbawa ng Saudi, Singapore, Korea, yung inyong pamasahe, plane ticket nyo, sagot na ng employer. So, yan po muna ang gawin nyo. Ipadala nyo sa akin yung inyong resume kung kayo qualified. At kung hindi pa naman, marami pa po mga jobs na darating. Marami pang posting tayo na nag-uubisa pa lamang naman tayo dito sa ating YouTube channel na to. Pinoy Kang TV, kung kayo nga pala hindi pa nakasubscribe, eh, libre naman po ito. Wala namang mawawala. At yun nga, sinasabi ko, baka sakali magkaroon pa kayo. Okay, hindi ko naman pinapangako yan, eh, pero baka sakali nga po, wala namang masama doon. Katulad ng aking pagbabaka sakali nung panahon ako yung nangangarap din na mag-Canada. Pero mas bigyan ko lang kayo ng konting background. Nung mga time na yon, mas matindi yung aking talagang sumugal ako dahil hindi naman as contract worker ako rito. Wala akong trabaho rito pagdating kasi ang in-applyan ko, immigrant. Isang sugal talagang malaki yon dahil nga wala namang kasiguruhan. Wala akong employer. Wala naghihintay na trabaho rito. Kaya naman umabot ng ganong katagal yung processing. 5-6 years din inabot. So, kaya mas maganda na kung ito yung inyong itatry muna, magiging contract worker. At eventually naman makukuha nyo rin ng pamilya. And of course, I also would like to reach out to all my Mexican friends out there. Hola mis amigos mexicanos, Sikir and Venera, Trabajara, Canada. Workvantage International Workforce Solutions. Agencia de Contrataciones tiene muchas oportunidades de trabajo. Presentadas en este canal de YouTube, Pinoy Kang TV. Suscríbanse por favor para que estén al tanto de los trabajos que se ofrecen en Canadá. Gracias, hasta la vista, and see you next time. At tutok lang po kayo dito sa ating channel na Pinoy Kang TV para sa balitaan ng mga job hiring po dito sa Canada. At kung kayo walang magawa, panoorin niyo po yung mga iba nating vlogs dito, mga tunay na buhay, totoong istorya ng tunay na buhay dito sa Canada. Yan, makikita niyo rin po dyan. Kung ano ba talaga meron dito, bakit napakaraming mga nangangarap na magpunta ng Canada. Hindi rin po natin sinasabing paraiso to. Ito po masasabi lang natin na isang greener pasture. Kumbaga, isang kahig siguro, dalawang tuka, parang ganun. Pero depende rin po yan kung paano nyo
prendahan kung paano nyo i-maneuver ang inyong buhay po dito sa Canada. Nasasatawan nyo po yan. Okay? So, kung pangarap nyo mag-Canada, tutok po kayo dito sa ating Pinoykan TV at baka sakali magkaroon po kayo dito ng pag-asa. At yun naman po ang ating mission na makatulong nga din po sa ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho. Dito lang po yan sa Pinoykan TV YouTube channel. Okay, thank you very much. Eh, siyempre pa, bago po natin, at siyempre hindi natin pwedeng kalimutan, ang ating kaibigan dyan na taga San Antonio, Quezon. Yeah, shout out po dyan sa ating kaibigan si Ariel Napoles, si Paring Ayi, at siyempre ang kasama ang kanyang pamilya na parati namang sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating YouTube channel na Pinoykan TV. Yee, Paring Ayi, at magkita-kita tayo dyan sa mga darating na panahon. Ingat kayo dyan, keep safe lang palagi, at God bless you all. Okay, bye! See you next time!